Hana to be aired on next Saturday, 3 p.m. sa GMA7. Ito, at least I was able to have a great sleep. And then, pagkagising ko, nako, talagang pinapak na naman ako ng mga messages sa aking inbox. So, I was able to see and find out kung ano ba itong pinagkakaguluhan nila ngayon. At gustong malaman ng lahat kung ano yung magiging reaction ko o kay magiging comment ko with regards to kung ano yung issue ngayon na yung teacher ay natanggalan daw ng kanyang lisensya or tatanggalan pa lang. I'm not really sure kung ano kasi hindi naman talaga ako nanonood unless na it's really something na talagang kailangan sumabad na ako. Kasi first of all, katulad niyan, yung sa aking issue, walang nakaintindi kung bakit ako nagngangalaiti. So I am sure na dahil sa mga pangyayari rin ng mga iba, unti-unti na rin na imumula sa inyong mga mata na dahil itong ginagaw ng Rafi Tulfo na to, nagja-judge na siya na wala pang process of law, due process of law. Ayun, nagja-judge na siya para bang feeling na niya siya na yung judge ng sanlibutan. Kailangan na niyang hatulan sa pamamagitan pala ng mga inilalagay nila ng mga caption. Talagang hinusgahan na ang isang tao, which is not right, di ba? Pagkatapos sasabihin niya na dahil nga sa pinahiya ng teacher na yun yung bata, and then yun na yung dahilan na mawawala na ito ng lisensya habang buhay. Well, sandali lang, ano ba yung ginagawa ng gagong Rafi Tulfo na to? Di ba lahat ng mga inireklamo or pati ngayon nagrereklamo katulad ko ay pinapaya din niya? Kung tutuusin nga, napakasimpleng bagay kung paano niya pinahiya yung paano pinahiya ng teacher na yun yung bata. Mabuti pa nga binigyan pa nga niyang upuan eh, di ba? Eh kung sa amin noon dati, hindi na kami binibigyan ng upuan, talagang palo, palo as in palo. And for your information, ang nanay at tatay ko, nagkaroon din ng sariling school, yun yung Universal School of Technology and Fashion. Yung katakot-takot na ibinuhos nilang panahon para lang sila ay matawag na teacher o kaya administrators or nagkaroon ng sariling eskolahan para lang magturo, para lang maipakita na they are in a positive goal para matulungan ng mga estudyante para magkaroon ng sariling kinabukasan. So, eto, ha? Nagtatrabaho lang siya, sinusweldohan lang siya. So how much more, siya mismo yung nawalan ng trabaho dahil lang sa isang pagkakataon na isang pagkakamali which she never even denied. And then she was even asking na sana patawarin nyo na lang ako, bigyan nyo ako ng pagkakataon para at least ay maituwid ko, okay, pagkakataon para at least yung pagkakasala niya, di ba? Bigyan ng pagkakataon, bigyan ng chance. Okay? Huwag na lang daanin sa siya ikukulong whatever. At saka isa pa, paano maikukulong kung sa ganung paraan lang, eh di lahat na ng teacher, eh nandun na nagpilapilahan na ngayon, okay, nandun na nakikipag-ipitan na ngayon sa preso. Kung sa ganung paraan lang, ay sigurado na talagang maikukulong. Itong si Gagong Rafi, tinatakot lang kayo niyan. Huwag kayong maniniwala sa lahat mga sinasabi niya. Dahil, kung ano yung desisyon niya, hindi yan mismo ang desisyon ng korte. Iba ang desisyon ng ating korte. Kailangan magpagdaanan mo tulad sa akin noon nung ako ay nagsampa ng kasong libel sa 3 editors at saka 7 movie writers ko. Tingnan mo, katakot-takot na proseso, katakot-takot na panahon, gumastos ako ng milyones para lang mailagay sila kung saan sila nararapat. Pero ito, siya na mismo ang humatol, siya na mismo ang nagbigay mismo ng conclusion, siya na mismo ang nagbigay ng desisyon na ito daw ay makukulong. So, you have two choices. It's either makulong kayo or tanggalan na lang yung lisensya. Wow! Wow, grabe ka, idol. Yuck. Yuck. Hindi siya idol sa akin. Yuck. Grabe ka. Para lang tinglain ka ng mga tao at para lang pagkapirahan mo ang show mo. Kaya nga, at least may naipost dyan. This is not a trial na talagang dadaan ng due process of law. Pero this is a trial by media ang nangyayari. Kaya, para saan magising itong mga tao na to? Kailangan lahat po ng mga guro, kailangan po magkaisa silang lahat. At kailangan din po sa DepEd, kailangan they really have to make sure na kailangan bigyan ng pagkakataon ito para ituwid, okay? Hindi yung isang Rafi Tulfo lang ang magiging
magiging paraan para matanggalan ng trabaho itong tao na to na talagang nagsumikap na mag-aral siya para lang magkaroon siya ng degree, magkaroon siya ng posisyon bilang teacher. Pagkatapos all of a sudden sa isang pagkakamali lang na hindi naman talaga yun ay karumal-dumal na ginawa na she never even hurt the kid, ha? Inilabas lang niya, inilagay lang niya kung ano yung dapat na pagdisiplina. I would do it myself. Dahil ang mga teachers, you consider them as your second parents, di ba? Sila yung tinatagurian na second parents. At kung ang isang parent, ay karapatan niya na gawin din yun sa nanay niya, sa mga anak niya or whatever, bakit hindi rin magawa yun ng isang teacher, which is hindi naman niya talaga sinaktan, as in talagang physically na sinaktan. Kung ano man yung kapapahiya o kaya yung na-feel niya na napahiya siya, then be it, di ba? Sometimes we really have to experience those kinds of treatment habang bata pa tayo para ma-realize natin ang pagkakamali natin, dahil sa murang edad kasi natin kung minsan, kailangan talaga yung mga bagay-bagay na yun, katulad ng father ko at that time, nung nagkamali ako, nag-away kami ng ate ko, alam mong ginawa na, maghapon akong kinulong sa office niya, hanggang sa doon na rin ako, nagsusuka, doon na rin ako, lahat, nagdume, lahat na ako na, kasi wala na akong choice, wala na akong paraan para makalabas, ikinulong ako. Ha? Para lang ipakita ng tatay ko yung point niya na yung ginawa ko na sinaktan ko ang ate ko. Ha? At that time kasi, tinadyakan ko ang ate ko, nakamuntik siyang nahulog habang siya ay buntis. And of course, I admitted na talagang pagkakamali ko ngayon dahil paano kung nakuna ng ate ko. Diba? Dahil sa nagkaroon kami ng away, jealous, diba? Nagkaroon kami ng jealous sa isa't isa. Kasi parang feeling ko at that time, laging pinapaboran ng ate ko. Diba? So nagkaroon ako ng feeling na, sige, para malaman nila talaga akong galit, tinadyakan ko ate ko. Tingnan mo, yung mga ganung bagay-bagay, of course, you deserve kung ano man yung parusa ng isang magulang. And since these teachers are already considered as our second parents, so we have to accept kung ano yung parusang binibigay sa atin. Otherwise, hindi tayo magkakaroon ng realization na nagkamali tayo. Okay, sasabihin nila na konting pagkakamali. Hindi nyo alam na yung konting pagkakamali in terms of kung para sa teacher na yon, napakalaking bagay yun sa kanya. Napakalaking bagay, otherwise she wouldn't even do such thing, okay? Kaya dapat bago hatulan ang isang nireklamo, kailangan din sana na idaan sa proseso na talagang kung itong teacher na ito ay nagkamali, let the court decide, hindi yung mismong itong si Gagong si Raffy Tulfo mismo ang magde-decide para sa atin. Wow! Ang galing naman! Kung pinalusot pala natatanggal din ng lisensya itong teacher na to dahil sa ginawa ng Gagong Raffy na to, and then, di lahat na yung mga magulang na may nagreklamo ng mga anak, ganon, mawawalan na talaga ng lisensya lahat-lahat na ng mga tao na nagkaroon ng ganong pangyayari, then especially in terms of our teachers, which is bullshit. I cannot believe. So ngayon, dahil naimumulat na sa mga tao kung ano itong kagagawa ng Raffy na to, this is just a show. Diba sabi ko, this is just for a fucking show. Walang naniniwala sa akin. Pero right now, I am glad na unti-unti na rin nare-realize ng mga tao na itong gagong Raffy na to ay talagang gago nga. Okay, sa pagsasalita kong ito, well, nasa kanya na yun kung sasampa niya ako, pero itong ginawa niya sa akin na on national television and of course throughout the world ito, ay tinanggalan na rin niya ako ng dignidad by saying na si Mystica isang saltik, si Mystica ay isang baliw, ay kahit ilagay mo nga naman, isearch mo ang Mystica baliw, andyan lahat ilang milyones. Hindi pa ba maliwanag na pagkapahiya ko rin yun? Hindi ba napakaliwanag din yung pagsalita niya o kay pagsabi niya na i-caption pa yon na na itong si Adora ay isang reyna ng mga gold diggers? Hindi pa ba pagkapahiya on national television or throughout the world internet na yan, at pati yung mukha niya pinagpipisanin kung gaano siya kapangit or whatever? Ganun lang yun eh. Hindi man niya sinabi na pangit, pero yung kanyang reaction by the time na nakita niya yung mukha ni Adora, pagkatapos sinabi niya na, ha?
You fell in love with that? Pagkatapos bigla siyang tumawon, talaga nakaka-insulto. Hindi pa ba sapat yon na siya mismo yung tao na nagpapaya sa lahat ng mga taong nireklamo o sa lahat ng mga taong nagre-reklamo dahil binabaliktad na rin niya pag nagkataon na kung ano man, depende kung ano yung naiano sa kanya, depende kung ano yung nailatag sa kanya na reklamo. Pagkatapos, eto ngayon, napakasimpleng bagay na ipinahiya daw yung bata, which is ang pinahiya, yung talagang itinulak na siya doon, sinaktan siya, hindi siya binigyan ng upuan, nandun na lang siya, nakaupo na lang sa floor or whatever. Pero, at least ito, ha? Binigyan pa siya ng upuan. Meaning to say, she wasn't really that bad at all. Diba? Pagkatapos all of a sudden, matatanggalan na siya ng trabaho dahil lang sa gagong Rafi Tulfo na to. Kaya, eto mga teachers, I am at your side. Okay? I am at your side. Naging teacher, naging administrator ang parents ko dahil nagkaroon sila ng university, Universal School of Technology and Fashion. So, lahat ng mga vocational courses, yung mga secretarial, yung mga electronics, mga ganon, mga mechanical courses, mga ganon, mga dressmaking, cosmetology, at lahat-lahat ng mga vocational courses, yun po yung eskwelahan ng tatay at nanay ko. Silang dalawa, pareho nagtuturo, pareho silang teacher. So, alam ko kung gaano rin kahirap yung ma-establish mo lang yung profession mo na ngayon, na ganun, o kaya career ng katulad ng teacher na yon. Sobrang napakahirap po para i-google mo yung time mo, and all of a sudden, dahil lang sa ganun na nangyari, matatanggalan na siya ng lisensya. That's really unfair. Diba? Kaya ako na mismo ang makakapagsabi na itong Rafi Tulfo in action na to, this is not fair anymore. Nakikita na ng lahat, at least na imumulat na sa kanilang mga mata, they're now realizing na hindi na ito tama. So sana naman magkaisa lahat ng mga teachers, and of course doon sa mga nandoon sa DepEd, sana magkaisa sila para ipaglaban po kung ano yung karapatan ng teacher na to. Otherwise, kung ipapaubaya po nila na ganito ang ginagawa ng isang punyetang Rafi Tulfo na to, and then wala na, everything is going to be out of control. Lahat na lang ng mga bata na biglang magre-reklamo, pagkatapos dadalhin din kay Tulfo, pagkatapos mawawalan na rin sila ng lisensya katulad nito, and then mauubusan na rin tayo ng karapatan, most especially doon sa mga teachers, mauubusan na rin sila ng karapatan para magturo, dahil kung ganitong sistema ang kanilang susundin, kung ganitong sistema ang mananalo sa pamamagitan itong gagong Rafi Tulfo na to, na wala namang karapatan na maghusga agad, hinahatulan na niya lahat ang kung sino yung mga nireklamo, kung sino yung mga nagre-reklamo, or kung sino-sino, anong para lang pagkaperahan. Tingnan nyo, milyon-milyones ang kanyang nahahakot dahil lang sa kaguguhang itong pinaggagawa niya on our expense, on the expense of those people who are involved in his program. Pagkatapos itong Rafi na Tulfo, nagpapakasarap, nagpapakayabang, lahat-lahat na ata ng kasaganaan nasa kanya, and yet yung mga tao na dinurog niya, pinahiya niya, at nawalan sila ng dignidad katulad ko, eto ako ngayon, ha? Eto, I'm starting all over ngayon sa pamamagitan ng konting barya-barya na lang, pagkatapos may nag-o-offer dahil lang sa ginawa ng putang inang Rafi Tulfo na to, and nobody is taking me seriously anymore pag ako ay humihingi ng at least 60,000 per event, pagkatapos nila, ha? Isang baliw? You don't deserve ang 5,000, putang ina mo, Rafi Tulfo. Kaya dapat ikaw ang mahatulan, dapat ikaw ang maputulan ng karir, maputulan ng programa, dahil sa pangalan mo palang na Tulfo, Fotul, dapat ma-Fotul na yung kayabang.